Sa pahayag po ni dating Senador Antonio Trillanes, categorically sinabi niya po na Manchurian candidate ito pong si Rodrigo Duterte noong 2016. Pero parang ganun nga, ano, kasi out of nowhere lang naman itong si Rodrigo Duterte. Tapos nung mga panahon na iyon, ang Pilipinas at China, unti-unti na po talagang nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. Dahil nga po noong 2012, nagkaroon po ng standoff sa Scarborough Shoal at naging dahilan po ito ng pagsasampa po ng Pilipinas sa International Court para i-claim po natin yung ating karapatan sa bahagi po ng South China Sea. At marahil baka nakita po yun ng China, kaya naman sinuportahan po nila, hindi naman maikakaila ang kandidato nito pong si Rodrigo Duterte. At dahil po dyan, eh parang pagtanaw ng utang na loob, yung foreign policy nitong si Rodrigo Duterte ay talagang ipinihit niya ng parang kabayo na isa lang ang direksyon kung hindi po ang China. Ngayon, ano ba ang mga ebidensya na Manchurian candidate ito pong si Rodrigo Duterte? Eh, yun naman mga naiisip natin ay syempre mga assumption lamang natin. Pero may mga pahayag dito si Antonio Trillanes na sa pamamagitan din mismo ng mga pahayag in public ni Rodrigo Duterte, masasabi na talagang yon ang ebidensya ayon sa kanya na Manchurian candidate si Rodrigo Duterte. Pero syempre, bago natin puntahan yung particular na yugto doon sa panayam na yan, eh yung posibilidad naman na makabalik ang mga Duterte sa Malacañang. Isa lang naman ang nakikita po nating paraan eh, na makapanumbalik ang mga Duterte sa Malacañang kung hindi ang maiupo ito pong si Sara Duterte. Either sa 2028 or maagaw po nila ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Meron na ngang parang simulang pasaring na naman itong si Sara Duterte. But I do not know kung ito ba ay sino ang tinutukoy niya. Kasi dito po sa naisend po sa atin na video ng ating kaibigan, eh parang gumawa na naman po ng TikTok video itong vice presidente natin na salamat wala na po sa Department of Education. Kasi pagka ganito ba naman ang secretary ng Department of Education, nakakahiya eh. Di ba? Magaling sa paggawa ng TikTok pero sa pagtatrabaho, eh wala. Wala talaga. Okay, ito po ah, ipapakita ko lamang po sa inyo yung isinend po sa atin ng ating kaibigan. At ito po yung parang ewan ko kung pasaring ba ito nitong si Sara Duterte. Ang caption po ng TikTok video na ito ay sinubukan nila akong ipagurgur pero di sila nagtagumpay. Tinutukoy niya rito yung kanyang parang sugat sa leeg. Panoorin po ninyo ang video na ito mga tol. This is a political video. Ano, hindi po ito isang ordinaryong joke. I believe meron po itong malalim na gustong iparating ang vice presidente rito. Pero ayoko munang mag-assume ng mga bagay-bagay at alam nyo naman tayo po ay nakabase lagi sa mga balita o kaya mga chismis na kumakalat na sa publiko. Pero yung ako yung magpapasimula ng chismis, hindi po natin yun gagawin kasi nagre-react lang naman tayo accordingly sa mga impormasyon na nakakalap po natin sa harapan po ng publiko. Kaya sa ngayon, as is, ang paniniwala ko lang dyan since politiko siya, politically motivated ang video po na ito. This is not a joke. Hindi po yan na joke lamang. Ngayon, dako po tayo. Dito sa medyo last part na bahagi ng panayam na ito, kung saan may katanungan dito itong si Richard Heydarian. At pakinggan po natin mga tol. The US is gonna have its elections soon, but just as the Americans are gonna have their elections, our elections are gonna also kick off for 2025 with the registration later this year. Before we go to your plans, you were actually among the first public figures who talked about realignments. You said nakakaroon ng realignment, especially nung naging klaro na si Paolo Marcos Jr. is going to take a much more, let's say, mature and patriotic position in West Philippine Sea. Can you tell me a little bit about this realignment? And then how does this
essentially feed into this emerging House of Marcos versus House of Duterte fight for the 2020. Because mukhang talagang hindi na maiiwasan ano na sa darating na halalan merong lehitimong opposition tapos impacto opposition o yung sinasabi nilang de facto opposition daw because of the numbers po nito. Kasi sa paniniwala po ng mga majority rin ng public ay ang de facto opposition o kinikilala nating impacto opposition ay significant din talaga ang numbers at mas marami po ito sa mga dilaw at pink. Kaya parang merong mangyayaring labanan ng mga tahanan, ika nga, ano? Ano ba yung pelikula na yon, yung houses? Para kasi ngayon, Marcos House at Duterte House ang magiging direksyon ng politika sa 2025 at probably sa 2028. Dahil alam naman natin na sa 2028, certain tayo dyan na hindi po si Sara Duterte ang i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi iba. At ang mga Duterte supporters naman, sigurado tayong hihikayatin po nila itong si Sara Duterte na kunyari pakemi-kemi sa pagtakbo, pero tatakbo naman. At ang posisyon na yan ay ang pagka-presidente. By then, Marcos Duterte talaga ang maglalaban. Siyempre, isasama po natin ang possibility na Ontiveros. Kasi si Riza Ontiveros ang pinupesto rin ng mga dilaw ngayon, particular ito pong si Senator, dating Senador Trillanes, dahil nga po ipinasa na nitong si Lenny Robredo ang baton, ika nga dito po kay Riza Ontiveros bilang pinuno na ng opposition. O, pakinggan po natin ang kasagutan dito nitong si Antonio Trillanes sa posibilidad na Marcos and Duterte House ang maglalaban sa mga darating po na halalan. Duterte's look like the de facto opposition. The ratings are going, right? Well, I think ideally, dapat may realignment na, right. Ano, but meron kasing mga sentimentalities dito. Sure. Na may mga na-trauma during the Marcos years. Yung mga sinatawag mo ang never Marcos. Never versus never. Ito ah, let's be objective dito kasi ako, sabi ko nga sa inyo, hindi po ako loyalista. Kaya what had happened sa Marcos senior presidency, eh parang wala na rin akong pakialam dyan. Ano, pero hindi maikakaila na siyempre sa paniniwala po natin dahil ang sinusuportahan po natin pare-pares ay si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano ang naratibo ni PBBM, yun din po yung paniniwala ako in particular. Ngunit may mga tao talaga or group of individuals na ang katotohanan, hindi nila matanggap ang pamilya Marcos. At ito ay for several reasons. Kaya wala silang pakialam sa sitwasyon. Either maagaw ng mga Duterte sa kasalukuyan ang posisyon sa ating Pangulo, wala silang pakialam dyan kasi ang paniniwala nila, never to Marcos nga, di ba? Pakinggan natin ano ba yung magandang paniniwala o opinion dito na sinasabi nitong si Trillanes. By the way, si Trillanes, ha, tatakbo yata ito, o hindi na yata, tatakbo po ito sa alkalde, pagka-alkalde sa Caloocan City. At kung kayo ay taga-Caloocan, bahala po kayo kung kayo po ay boboto sa kanya o hindi. So, yung Never Marcos group, they would rather stay in the middle, mag-fence it lang sila, and ano lang, no? Kahit sa kanila, matalo ng Duterte yung Marcos, okay lang sa kanila, no? And but for the patriotic lot, hindi pwede yun. Ano? Yun ang pinakamahalaga dyan. Kasi ang pinag-uusapan po dito, patriotism. Alam naman natin kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging patriotic, di ba? Simple lang, mahalin mo ang Pilipinas. Ang mga katagampong iyan na lagi pong binabanggit ng pinuno ng mga Duterte, sa katauhan ngayon itong si Sara Duterte, pero hindi naman natin makita at maramdaman na mahal talaga nila ang Pilipinas kung hindi parang mahal nila ang China. Kaya sa ating mga patriotic talaga, magalit kayo mga D-digits kung sinasabi na kami mga patriotic at kayo hindi, eh ganoon naman talaga ang katotohanan. Hindi tayo makakapayag na yung isang lehitimong inuupo ng taong bayan bilang pangulo ng bansa at ngayon nakikipaglaban po sa karapatan po natin bilang bansa
at bilang mga Pilipino, particular sa bahagi ng South China Sea na kinikilala po natin West Philippine Sea, ay hahayaan po natin na maagaw lamang ng mga Duterte ang kapangyarihan sa kasalukuyang Pangulo, o tayo po'y magsasawalang kibo na lamang katulad nung from time to time may mga nagko-comment dyan na wag na daw pag-usapan si Sara Duterte. Hindi po pwede yon. Kasi katulad po nung pinakita ko sa inyong video kanina, unti-unti nang nagpaparamdam ng pag-ingay ito pong si Sara Duterte. Ginurgor nila ako pero hindi sila nagtagumpay. Ano ang ibig sabihin nun? Okay, tuloy po natin ang sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes. Ano ba yung national interest dito? National interest dito is matapos ni President Marcos yung term niya until 2028. Because if it gets cut short, and that would be a disaster kasi Sara assumes as president, a pro-China president, tapos wala na naman. You think she will be like her father? Kasi there's some Americans would say, but she did IVLP program. Remember when you're saying, you know, she's more balanced than mama. I heard this from people in Washington, D.C. And, like, I'm not sure. I mean, you're really, she will replicate her father and perhaps more efficiently. Well, that's... Nakikita ninyo yung point ng pagbanggit nitong si Richard Haydarian. Sabi niya, napapakinggan niya sa Washington, D.C. kasi... Ito naman si Richard Haydarian, talagang gala ito, no? Internationally. At may mga Pilipino na maaaring ganun po yung pananaw sa kasalukuyan sa politika natin na si Sara Duterte ay balanced lamang. Yun ay hindi po totoo. Ano? Misguided or misinformed po yung mga tao na yun. Never po na naging balance si Sara Duterte sa mga issue na kinakaharap po ng ating lipunan sa kasalukuyan. At yun po ang dapat po nating imulat sa publiko. Sapagkat pagkahinayaan po natin na ang mga impormasyon na yan na kumalat at paniniwala, balanse, maganda magiging pagtingin kay Sara Duterte, hindi siya bias, hindi siya fair, hindi naman po totoo yon. Eh, particular nga lang sa issue kay Apollo Quiboloy, kita naman natin kung ano po yung bias niya. Particular sa issue sa China, di ba, alam naman natin na yung pag-no-no comment niya, ipinapakita lamang po nito na ayaw niya sa pulisiya ng ating Pangulo at pabor siya sa pulisiya ng kanyang ama. At napakarami pang mga occasions kung saan siya po ay nagsalita o hindi nagsalita na maaari nating i-conclude na siya po ay bias for a particular situation. Okay, kaya wag natin hahayaan yon, mga tol, na mangyari. Okay, balik tayo dito po sa sinasabi ni Antonio Trillanes. That's what they said about Xi Jinping and Kim Jong-un. That they because they're exposed to the West, they'll be... Okay, so I believe time and again, hindi ano yan, the assurance. Sara Duterte has given us a glimpse of her temperament, her personality, her character. Tama. Diba? At yung pagkakataon ba na yon, hindi natin babanggitin from time to time sa harapan po ng publiko. Hindi po yan paninira. Ah. Kasi ang paninira, yung gumagawa ka po ng mga bagay o nagsasalita ka para po sa ikapapahamak o ikasisira ng ibang tao nang wala namang katotohanan. Ang pagbanggit ng mga katotohanan ay hindi po paninira. At tulad po ng pananapak nitong si Sara Duterte sa isang sheriff officer na nagpapatupad lamang ng court order, pagpapakita po iyon ng kawalan po ng pasensya. Ano? At ang aksyon na yon ay pagpapakita ng authoritarian ruling. Kasi pag ginusto mo, dapat mangyari. Pag hindi, sasaktan kita. O, yung mga interview sa kanya for several occasions, nakikita naman natin na kapag ka hindi umaayon yung katanungan o ultimo nga yung mic, hindi po ito kasinungalingan, ha? Kaya walang paninira po rito. Eh napalapit po sa mukha nitong si Sara Duterte, tinabig niya yung mic at tinignan na masama yung personnel ng media. Tapos nakalimutan niya na may mga camera, bigla po siyang umiti. Nakikita ninyo, mga tol, yun po yung mga binabanggit dito ni Trillanes na ang ganyang uri po ng individual, hindi po nararapat para maging leader ng bansa. Otherwise, sabi niya nga, disaster ang mangyayari sa Pilipinas. I believe she would just be as bad as Duterte or probably even worse. Kasi iba to, short fuse ito, walang humor ito. Talagang
out and out. Well, the former president was quite a humorous guy. We would say very dark, sometimes very wrong, but he was humorous. But as far as her stance on the West Philippines is concerned, it's still no comment, right? I mean, sometimes I wonder, will ASEAN go ahead of our vice president saying something on West Philippines? But, I mean, she hasn't said much on West Philippines, so how can we say what's her position? But that's a giveaway. Yun naman ang point. Ano? Maganda yung mga points dito nitong si Richard A. Darian. Hindi nga naman nagsasalita sa West Philippines. Pero ano nga, paano nga naman natin masasabi na yun yung kanyang posisyon, na pro-China siya? O sige, ano ang katugunan dito nitong si Antonio Trillanes? Pakinggan po natin. If you're not commenting on the bullying of of China, may problema doon. Ibig sabihin nun, you're favoring the bully. Eh, tayo yung binubully. That's so bad. It's a giveaway. Alam lang niya na there is a strong anti-China sentiment right now, and she doesn't want to be perceived as openly as pro-China. Pero with that said, naalala ko yung isang post ng isa po nating kapwa Pilipino, syempre, na senior ng isa rin po nating content, kasamahang content creator. From X po yun na si Sara Duterte, sa kanyang pagnanais na i-please yung kanyang mga supporter, ay hindi siya magko-comment. Ano? Kasi pag nag-comment siya dyan sa China, either papabor siya o hindi papabor sa ginagawa ng China. Pag pumabor siya sa China, magagalit sa kanya tayo. Which is, kahit wala namang ganun, nainis na rin tayo dahil sa ginagawa ng mga supporter niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos and even herself sa ginawa niya, particular noong March 12, sa rally kung saan nananawagan ng pagbibitiw para kay Pangulong Bongbong Marcos sa liwasan ng Bonifacio. At kapag ka siya naman po ay nagsalita, pabor o hindi pabor, either way, may magagalit sa kanya. Kaya hindi na lang siya magko-comment. Pero ang hindi niya nakikita doon sa hindi niya pagko-comment, nabubutasan pa rin siya. Lumalabas na wala siyang pakialam sa kapwa niya Pilipino, wala siyang pakialam sa Pilipinas. Kaya parang unti-unting lalo niya lamang nilulugmok ang kanyang sarili by saying na no comment. Ano? Okay? Sige, tuloy po natin ang pakikinig dito kay Antonio Trillanes. At the same time, ayaw naman niyang mag-side dun sa anti-China position because yung mga patrol niya, baka naman singilin siya. Well, just to be clear, this is your claim. We're not endorsing that. But... Nag-disclaimer na si Richard A. Darian. View from Manila pala, hindi viewpoint. Anyway, disclaimer ni Hey Darian kasi programa nga naman yan at hindi naman yan yung isipan ng kanilang programa at siya rin bilang isang host dyan. Yan ay lahat galing kay Antonio Trillanes. Balikan natin naman ngayon yung mga katagang Manchurian candidate. Ano ba yung Manchurian candidate? Sa madaling paliwanag, ito lang po yung mga kandidato na hindi naman talaga ang interest ng bansa o ng kapwa Pilipino ang kanila pong nais, kung hindi interest po ng ibang bansa o certain group of individuals or particular person. At ang purpose ay hopefully manalo sila sa halalan at after that, isulong nila yung interest ng mga binanggit na individual na yan. At probably, ayon sa paniniwala nitong si Antonio Trillanes, ganon yung nangyari sa presidency noong 2016 sapagkat kumandidato itong si Rodrigo Duterte bilang Manchurian candidate ayon kay Trillanes. Pakinggan po natin at balikan natin yung bahagi na yan ng panayam dito po sa Debut from Manila. But how different? Was he so different that in 2016 there was a real threat of military confrontation? Or this is just, for lack of a better term, hanash, right? This is just drama to justify the soft peddling, if I can put it, of the Duterte administration. I believe it's just a pretext of their compromise position. They needed to justify why they are turning pro-China.
So they're dangling this this threat of an invasion and war. That's why they need to kowtow to the whims of China. But I believe it's because Mr. Duterte was compromised from the very start. He was a Manchurian candidate, and he was there. And he benefited from that financially. His Davao Group benefited from these big-ticket projects that eventually they entered to with China. So, walang ano doon, walang connection. Do you think there should be an investigation? Because the argument would be, what is your evidence to say he was a Manchurian candidate? I mean, he won fair and square the 2016 elections. Yeah. Also, naman, di ba? Eh, talaga namang nanalo fair and square si Rodrigo Duterte. Ako, naniniwala ako na talagang 16 million people ang bumoto po sa kanya. Pero, I'm sorry to say this, no to kayo sa pagboto kay Rodrigo Duterte. Kasi nakita naman natin kung ano po uri ng pamamahala for the past 6 years during his presidency. Eh, sabi nga dito nitong si Antonio Trillanes, kowtow yung kanyang ginamit. Parang yung ginamit na salita rin nitong si Harry Roque kay Attorney Lisa, ibig sabihin yumuyukod ng yumuyukod sa China. Yan po yung description ni Antonio Trillanes dito po kay Rodrigo Duterte sa kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas from 2016 to 2022. Surveys show that he was very popular. There was no lack of effort on your part to expose him for all of his real, the real side of his politics. The evidence was Duterte himself in his public speeches. Remember, he wanted just to stress a point, he wanted China to make Philippines its province. You don't joke about these things, because he is the president, he is the sole architect of foreign policy, and he said he wants to join China in its ideological flow. Sa katandaan natin, mga tol, si Rodrigo Duterte, hindi po siya nagjo-joke nang wala pong dahilan. Lahat po ng mga joke niya meron pong kadahilanan. Either para umatake sa isang grupo or particular na individual or organisasyon or bansa, or para isulong po yung kanyang political interest or sabihin na natin personal interest. Ganun po mag-joke itong si Rodrigo Duterte. Hindi po ito yung basta lang gusto magpatawa sa harapan po ng publiko. And by saying or sabihin nila na joke lamang yon na gawing probinsya ng China ang Pilipinas, parang informal announcement po iyon ng foreign policy nitong si Rodrigo Duterte. At yun din yung nakikita naman syempre nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya nga hanggang sa ngayon, parang multong minumulto ng mga pahayag na yan na ginawa ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili o siya ng taong bayan, dahil nga binabalik-balikan po iyan natin na ikaw, Rodrigo Duterte, sunod-sunuran ka lang talaga sa China to the extent na halos ang Pilipinas gawin mong parang probinsya. Kasi pinahayag niya kung ikaw presidente ka, dapat mindful ka sa mga sasabihin mo. Dahil lahat ng mga sasabihin mo, it could be literally translated into a policy. The moment na ang isang pangulo magsalita, nagiging informal or formal policy yan eventually. Kaya nga sa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Napakaingat sa pagsasalita. Hindi siya basta-basta nagbibitiw ng mga kataga nang wala pong proper contemplation, no? Nang hindi niya po pinag-aaralan, pinag-iisipan, at kung impromptu naman, eh dahil sa kagalingan, syempre, ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pamantayan kasi, sa aking paniniwala lang naman ito, ay yung kanyang pagmamahal talaga ng totoo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kaya yung mga sinasabi niya is fit palagi sa needs po natin bilang isang bansa at bilang mga Pilipino. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Right? He was bringing the Philippines to China. And that is the evidence. These are foreign policy pronouncements. Okay. Now, the sudden or the rushed of China to reclaim the islands, because they had this mistaken notion that by doing so,
they will now be exempted from the curious fox on the ground. Yes, yeah. The provisions of UNCLOS. They thought that these are now islands and therefore are entitled EEZ. But then even the biggest island in the Spratlys, Ituaba, which is being held by Taiwan, it's not even classified as a self-sustaining island. Therefore, it's not entitled to its own EEZ. So that negated the whole thing. But I believe yun ang intention nila. Kaya nila pinaspasan yung mga reclamation doon. They thought they would be able to preempt any decision from... So you think that was a trigger? Yes. The raising facts on the ground. Yeah. Kind of a de jure reality on the ground. This is it. There were... they may be formations before reefs, but now it's an island. Therefore, they can now get a favorable ruling. But fortunately for us, that wasn't the case. And the arbitral tribunal decided in favor of the Philippines by negating the 9-line assertion of China. What do you tell to the Duterte folks' argument that his approach was successful in the sense that there were no major crises similar to what we're seeing? Ito kasi yung narrative ng mga DDS, ang mga DD sheets, na wala daw pong gulong nangyayari sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. Na comparatively speaking ngayon, napakalayo dahil noon napakatahimik po ng bansa sa relasyon po sa China. Eh ano ba yung katotohanan sa mga sinasabi na yan ng mga DDS? Kung tayo po ay nanonood naman ng mga balita, alam naman po natin na itong mga sinasabi ngayon dito nitong si Antonio Trillanes ay totoo. Kasi nakabase rin naman po yan sa mga news clips, sa mga news accounts na may niram na barko ang China Coast Guard, ang mga mangingisda po natin, inaabuso, kinukunan ng mga huli nila, tapos tayo tahimik lamang. Bakit ba nagkakaganon? Kasi simple lang, ayaw ni Rodrigo Duterte na magalit ang China. Kaya nga, uulitin natin, binanggit dito nitong si Antonio Trillanes ang katagang Koto. Pakinggan po natin siya. Tingin ang issue right now, obviously that means they're just going to completely ignore what happened in the Reed Bank. But I already kind of answered. But what is your read on that? Did Duterte's strategy of being nice to China and in exchange, I think, this is almost verbatim. If you're meek and humble, you will get China's mercy. Is this what happened during Duterte in the South China Sea? No. In West Philippine Sea. Well, hindi nangyari yan. Because remember, di ba, may niram nga na fishing boat. There were harassments. Yung mga fishing boats natin, hinaharass doon. May water cannon incident pa rin. Hindi nila nakuha. Na-publicize? Yes. Yeah, you're saying there was always a kind of gag order on showing the ruling on the ground. May niram na fishing boat, di ba? Lahat ito nangyari during Duterte's time. And may gag order sa AFP and nililik lang sa amin. No? That's right. Why we were getting it out pa rin. I think yun din naman yung credit dun sa mga defense officials during the Duterte administration na talagang nababother sila dun sa sell-out approach ni Duterte. So to answer your question, no. Hindi tayo nakakuha ng relative peace during that time because we were still being taken advantage of during the Duterte administration by China, both in the West Philippine Sea and internally, domestically, di ba? They got yung dito communications. They were able to have them installed inside military camps. Episode, yeah. You cannot be more sell out than that. Diba? You're looking for evidence. There is your evidence. And but you could also say it was just foolish. Say it was just naive, right? Yeah. Just being too nice in your opinion. Sa atin naman, dahil too nice nga raw si
si Trillanes, according kay Darian, sa kanyang opinion, eh sa atin namang pananaw, ilang beses ko na po itong binanggit sa inyo mga tol. Tatlo lang ang paniniwala ko kung bakit in his word ni Trillanes, koto ang ginamit niya, yukod ng yukod, si Rodrigo Duterte sa China, ay una, utu-utu siya. Pangalawa, siya ay duwag. Pangatlo, which is probably ito na yung pinaka may katotohanan talaga sa tatlo kong binabanggit eh. Ang laki ng naging pakinabangan nito pong si Rodrigo Duterte sa China. Yun lang sa aking pananaw ang mga dahilan na pwede natin pagpilian. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. At I hope kahit paano na ipapakalat po natin ang mga impormasyon na dapat malaman ng publiko at bilang pagmamahal sa bansa at sa mga kapwa po natin Pilipino, at huwag nang maulit pa ang malagim na pamumuno ng isang Duterte sa nakalipas na panahon. Huwag na po tayong boboto pa ng mga Duterte at ng mga kaalyado po nito. Dahil kapag kakaalyado naman po nila ang pinag-uusapan, their loyalty ay hindi po para sa Pilipinas, hindi po para sa mga Pilipino, kung hindi sa boss nila na mga Duterte. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.